hindi po masama ang tumulong. Subalit ang nakakasama po kung wala ka ng itinira sa sarili mo. Magandang araw sa lahat! This is Miss Gumiyo and welcome back to my channel kung saan bawal ang negative at real talk lamang. Kung bago ka lang sa channel ko ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga videos ko. Ang mga ibabahagi ko sa videong ito ay ang mga tips kung paano ka makaipon ngayong 2022. Handa ka na ba? Tara, umpisahan na natin. Ang unang tip na ibibigay ko po sa inyo ay mag-ipon bago gumastos. Ito po yung malaking hamon sa ating lahat. Kasi kadalasan po, ang ginagawa natin, tsaka na lang tayo nag-iipon kung merong natira sa kinita natin. Ang dapat po nating gawin ay kukuha po tayo ng 10% sa kinita natin at yun po ang ilalaan natin sa ating savings. Medyo mahirap po itong gawin sa umpisa, lalong-lalo na kung nakabudget na po lahat ng sahod o kinita po ninyo. Diba? Pero, wala pong imposible kung sisimulan at gawin mo. Gaano man yan kaliit kung talagang iipunin o isisave mo yan, meron at meron ka talagang maiipon. Ang pangalawang tip na ibabahagi ko naman po, ay no to impulse buying. Sa lahat po ng bagay na bibilhin natin, lagi po nating isipin kung ang bagay na ito ba ay talagang pangailangan o pwede pa nating isantabi muna. Kailangan po nating timbangin, ito ba ay needs or wants? Kasi kung gusto, kung hindi naman kailangan o pwede pang maisantabi, huwag mo nilang bilhin. Maari po din natin gamitin ang 30-day rule dito. Ibig sabihin, kung mayroon kang isang bagay na talagang gusto-gusto mong makuha, kaso nga lang, nalilito ka ba? Nalilito ka kung bibilhin mo ba ito o hindi. So, ang gagawin po natin, magpapalipas muna tayo ng 30 araw. Pagkatapos ng 30 araw, balikan mo ulit yung item na yon. Tapos, tanungin mo ulit yung sarili mo, bibilhin ko ba ito o hindi na lang talaga? Ang ikatlong tip na ibibigay ko po sa inyo ay iwasan. Talagang iwasan po ang pangungutang para sa mga one-time occasion. Bahagi po ng ating pagka-Pilipino na kahit gaano man kahirap yung sitwasyon, meron at meron tayong magagawang paraan para may maihanda tayo sa mga espesyal na araw sa ating buhay. Ang paraan na tinutukoy ko po dito ay ang pangungutang. Ito po yung kadalasan tinatakbuhan natin kapag ka talagang walang-wala na tayo. Imagine niyo po, sa isang araw na kainalang, halimbawa, nangutang po kayo ng 10,000 para sa isang birthday at babayaran niyo sa loob ng 3 taon. Imagine niyo po, isang araw na kainan lang, pero 3 taon ninyo itong babayaran. Alam niyo po ang dapat nating gawin dito? Ang solusyon po dito ay gumastos ng naaayon sa kung magkano ang talagang binudget mo para sa okasyon na yan. Ang ginagawa namin ng asawa ko ay inililista namin yung mga mahalagang okasyon sa buhay namin. Pagkatapos namin maglista, ay pumili kami ng isang okasyon na ramdam namin ay nangangailangan talaga ng malaking budget. Ngayon sa mga nailista namin, ang napili namin ay yung birthday ng anak namin. Ngayon, ang birthday ng anak namin ay December. So sa susunod na buwan, which is January, nag-uumpisa na po kaming mag-ipon. Ngayon, ang klase ng pag-iipon na ginagawa po namin ay yung nauuso o yung tinatawag na 50 peso day
challenge. Ibig sabihin, araw-araw po, naguhulog kami ng 50 pesos para sa birthday ng anak namin. Kayo na pong bahalang mag-compute kung ilan po yung total na amount na yan, kung umabot po yan ng December. So, ibig sabihin, pagdating December, meron at meron po talaga kayong magagamit para sa espesyal na okasyon na yan. Hindi nyo na po kailangan pang mangutang. Ang pang-apat na tip na ibabahagi ko po sa inyo ay huwag magdala ng maraming cash o credit card kapag bumibili o pumupunta sa mall. Kung ano po yung sinadya nyo sa pagpunta nyo sa mall, kung ano man yung gusto nyong bilhin, yun lang yung bilhin mo. Diba? Kasi ang kadalasan po kasi nangyayari dito sa nangyayari po sa atin, kapag lumingon-lingon tayo, meron po tayong mga bagay na nakikita natin na para bang hinihigop tayo ng bagay na yan, tapos parang binubulong sa atin na, "Hoy, bilhin mo ko." 'Di ba? Ngayon, kung yung pera mo ay sapat lang sa kung ano yung pinaglalaan mo o ano yung gusto mong bilhin sa mall, wala kang talaga ibang choice. Hindi ka talaga makakapaglabas ng ibang pera kasi wala ka namang ibang din lang pera. Kasi ang panglimang tip na ibabahagi ko po sa inyo ay maglaan ng pera para sa emergency. Ang savings ay savings at hindi emergency fund. Kadalasan po kasi nangyayari kapag nagigipit po tayo at wala na po tayong ibang matatakbuhan, ang nangyayari po, nagagamit po natin yung ipon natin, which is mali po. Ngayon, para maiwasan natin ang pangyayari na yan, kailangan po natin maglaan ng pera para sa emergency. Na kung meron mang kailangan gamiting pera, di ba, merong emergency na panggagamitan, meron at meron ka pong magagamit. Ang pang-anim na tip na dapat po nating gawin para makapag-ipon po tayo ay kailangan po nating magpakatotoo sa pamilya natin. Walang anak na hindi makakatiis sa kanyang mga magulang. Walang kapatid na hindi makakatiis sa kanyang kapatid. Nangangahulugan lamang na likas talaga sa ating mga Pilipino ang pagiging matulungin, lalong-lalo na sa pamilya natin. Subalit, hindi rin naman nangangahulugan na ibibigay mo na ang sarili mo na talagang wala nang natira para sa'yo. Hindi po masama ang tumulong, subalit ang nakakasama po kung wala ka nang itinira sa sarili mo. Ang pampitong tip na ibabahagi ko po sa inyo ay dagdagan po ang inyong income. Maari po kayo mag-invest ng mga negosyo. Ngunit, maging maingat po sana tayo sa pagpasok sa iba't ibang negosyo kasi sa panahon ngayon, marami na rin po mga naglilipan ng mga scammers. Kaya kung papasok po kayo sa kahit anong negosyo, isipin niyo po yung mabuti kung kaya niyo po ba itong gawin. Ayan, kompleto na po ang ating mga tips para makapag-ipon po tayo ngayong 2022. I hope na meron po kayong nakuha at natutunan sa videong ito. Pero bago tayo magtapos, ay meron din po na akong ibabahagi. Di ba? Meron akong assignment. Di ba? Meron akong assignment na ibibigay sa inyo. Ang assignment ko po para sa inyo ay tingnan niyo po yung lahat na mga gamit sa loob ng inyong bahay. Pagkatapos, tanungin mo yung sarili mo. Binili ko lang ba ang gamit na to kasi gusto ko lang? Tapos hindi mo pala nagagamit? Sana po, sa susunod na taon, ay maging wais na po tayo sa paggamit ng ating mga pera. See you in my next video, guys, and happy savings!